Ako si Bobby. Linik. Ay, ako. Hindi ako taga Bicol. Taga saan ka ba? Taga Nebetiha ako. Hindi ako taga Bicol. Ayoko taga Bicol. Ganun-ganun taga Bicol, oh. Lagi nasa Alapaa. Oh, sige. Ako man ang pinakapatanda. Hindi, dito sa Atibang pa lang. Ano? Nauna dito sa Moscow. Matanda pa rin siya sa akin sa edad. Oh, anatanda ko. Sige, anatanda ko. Ano number one ang struggle mo dito sa Moscow mula na? Kaya dumating. Unang-una. Struggle na masasabi. Lumakad ng pagkalayo-layo. Distance. Working distance? Dito? As in, lumakad. Kasi diba sa Pinas, sanay tayo na. Noong time na umalis ako ng Pinas, sanay na tayo na bagyakibot, naka-tricycle, bagyakibot, naka-motor. Nakalakad lang tayo. Dito, kilo-kilometro halos ang lalakarin mo, as in. Pero kayo naman dito, hindi ka pagpapawisan pagaktak katulad sa atin. Oo. Kasi malamig. Malamig. Pero summer, hindi ka rin naman pawis na pawis. Pero from dun sa nasanay ka na na hindi ka lumalakad ng malayo. Mm-hmm. Tapos bigla ka, as in yung first 1 week ko dito noon, na nagkaroon na ako ng trabaho. Pagdating ng hapon, hinihimas ko talaga yung paa ko. Mm-hmm. Tapos, every Friday, once a week lang ang tawag sa Pilipinas noon. Mm-hmm. Hindi pa uso internet, basta, ano pa noon, ang uso pa noon yung card. Hello, Mama. Ayun. Yun yung pinag-iipunan namin bibilin para makatawag. Tapos talagang kinocompute mo yung minuto ng tawag mo. Pagka, pangalawa yun. Yung struggle mo yung pagtawag. Hindi, yung kaya ako nasabi yun. Kaya ako nasabi yun. Pag tumawag ako nun kay Nanay Uno, sasabihin, ang sakit-sakit na nang pa ako sa kalalakad. Siguro mula Usmeña. Usmeña kasi lugar namin. Hanggang kabanatuan na yung nalalakad ko. Eh, 1 week pa lang ako dito noon. As in, talaga, yun. Hindi pa gaano ka dami ang metro noon? Hindi, marami na din. Kaso nga lang, pagka yung amo mong natagpuan, 15 minutes walk to metro. Ano, syempre, ikaw mga bago, mabagal ka pa lumakad noon. Dahil nasanay ka nga sa atin na buhay prinsesa ka na na ututan lang yung pupuntahan mo eh, nakamotor ka na o kaya nakatricycle ka. So, yun ito, yung walang first... tricycle, walang habal-habal. Wala. lakad wala kang kotse, lakad. Paa talaga. Metro. Ang una kong struggle dito, yung lamig. Kung isang linggo, hindi ako nakahinga. Kasi parang napuno ang ilong ko. Oo, medyo. Kasi dumating ako dito, spring eh, April. Malamig din yun, pero hindi ko masyadong... Hindi naman, hindi ko masyadong inindi lamig. Kasi magsuot ka lang ng warm na damit. Okay na yun eh. Yung lakad talaga. Pareho kami, Gina. Lamig talaga yung pakiramdam ko na mamanhid yung kamay ko, diba? Autumn ka naman dumating. Hindi, November eh. Autumn nga yun. Uy, pasampan na ng ano nun. Negative 10 na nun. Hindi pa negative na yun ang tanda-tanda ko. Negative. November 27 kang dumating. Oo, negative 10. Pagdating ko, negative 10 ang temperature. Nag-negative na ba ako? November? Oo, November? November. Malamig na yun. Ending ng November. Negative 10. Tsaka, ano na yung presyo ng dollar nun? 40. Hindi. Mataas na nun. Papataas na. 70. Tapos nag 100. November, hindi. December, nag-70. Kaya nga. Nung dumating ka, nasa 40 pataas yun. Pero, mataas na yun kasi nga nasanay kami sa 29-30. Kaya mataas na para sa amin yun. Pero yun nga, negative 10. Hindi ko makakalimutan dahil sarado. Tapos malakas ang snow nun eh, nung dumating kayo eh. Pero... Ako nga, March yun. Hindi pero konti pa lang. Eh, winter man. Naman kasi na nun. Ah, winter ba yun? Spring na yun eh. Pa-spring, oh. Pero, kumbaga, talagang may snow na nun. May snow pa, palusaw na. Palusaw.
Ako, nung dumating ako dito, April, may snow pa eh. Mm. Buti nga ngayon pagka April, wala nang snow, pero no, noon kami noon. Tapos, Next, real term struggle mo nung pinaka worst. worst. Ako ang alam mo kung ano na shock ako pagdating ko dito. Pinilaki yung apartment. Yung liit pala ng apartment. Kasi nasanay tayo sa Pilipinas na ang laki ng mga bahay. Tapos pagdating ko, sa Malaysia rin malaki ang mga flat doon. Ako naman, hindi ko naman masyadong naging ano yun. Ako yun ang unang, Ah, kasi sanay ako sa kabanatuan na. Sanay ako sa mga subdivision sa kabanatuan. Nasanay din naman ako sa boarding house, pero hindi... Eh, iba pa rin at ibang. Iba nung, pa rin kaya yung... nung pagdating ko sa squad noon? Ay, in fairness, malaki pa kay bahay namin sa squad. Yun ang unang ano ko sa... Para sa Pilipinas, ala talaga. Yun ang unang ako din. Ano ko? Na ano din ako. Maliit pala ng ano dito. Maliit pala. Pero ngayon, tingnan mo. Kasi sa Malaysia. Pagdating mo sa Pilipinas, nalalaki-laki ka na sa bahay mo dahil nasanay na tayo sa Malaysia. O, tingnan mo. Iisipin mo, napakaliit ng bahay natin, pero nagagawa natin maghapon, hindi lalabas. Hindi naman tayo naboboard sa buhay natin, di ba? Diyan nga lang tayo. Doon lockdown, diyan lang tayo sa balcony. Imagine mo yun, 3 months yun. 3 months yun. Yun, ang pinaka... Pero sa Pinas. Second. Sa Pinas. Diba? 3 months din, 3 months. Lockdown, dito lang tayo sa loob ng bahay. Oo, na hindi mo iniisip ni minsan na darating sa buhay mo yung mapapatigil ka pa. Yeah, akala nila, no? Madali ang buhay dito. No! Sa abroad. Pero ako... Ang isang struggle kong pinagdaanan na madali ko namang na-adapt. Siyempre, in 12 years, kung nagtrabaho sa opisina, nakaupo ko sa table, may aircon ka. Pagdating dito, yung iba. Una kong trabaho kasi, nag-map na nga ako, ala pang map! Yung nag-map kang nakaluhod, naiyak ako talaga nun. Pero pagkayari nung pagkakaiyak ko na yon, sinabi ko sa sarili ko, ginusto mong pumunta rito, ito yung kalakaran real, dito. Real. Mabuhay ka kung ano yung nakikita mo dito. Pagkayari man, ala na. Sige na. Hura! Paano trabaho, ganun na. Pero, adjust na. Oo, pero syempre nung una lang talaga habang nagmamap akong nakaluhod. Eh di naman ako kasi sanay nang nagmamap na nakaupo. Nakaluhod talaga akong magmap eh. Naiyak talaga ako. Kaya lang, sa laki ng ginastos mo, iisipin mo magpakatatag para makabayad ko sa ginastos. Ano ko makakabayad? Nandito. Tapos? Ano pa? Yun yung buhay namin noona dito. Simple lang talaga. Kasi ngayon na present. Ano ah, bongyo. Dami. Ngayon present? Dami na. Ano pa ba? Yun ang una ko sa akin. Metro! Metro! Diyos ko, para bang nung una din ako. Nung una ako dito, ipinapakita sa akin yung mapa. Kasi ko, sa loob-loob ko, matututunan ko kaya ito. Sa labat. Eh, de lalo na yung letra nila, tsaka lingua. Di ba, wala pang English. Nung panahon namin, alam English. Dumating ka, di bang meron na ata kahit pa paano eh. Ala pa. Sa mga metro, yung mga pangalan, ala pa. Ala. Nung katagalan. Sa metro map, meron na ata ano na English. Ala. Tapos ano, katagalan, yun, meron ng English. Doon, mamimili ka. Russian, English. At syempre, ito ko na sa English kapag mag-download mo. Alam nyo noon, ang ano namin sa metro, magbibilang ka. Bago ka umalis ng bahay, sasabihin sa'yo, kaya yung mga metro map namin nung araw, nagkakapunit-punit at dumadami yung mga bilog-bilog noon. Mapa pa, napapil. Ang binadala nyo, wala pang download. Ala! Internet sa labas noon. Wala pa? Ala! Kay kung gusto mo makatawag nga sa Pilipinas, ay nung unang dating ko, ala pa rin internet noon. Ganyan din sa atin noon. Kaya talagang hello mama at saka yung makachempo ka ng SIM na murang pantawag. Mamahalin mo yung SIM mo na yun. Tapos, loloadan mo yun. 5 rubles per minute. Pero nung araw, yung 5 rubles na yun, mahalaga sa amin yun. Mahal na. Oo, kasi
Kaya nakatingin sila sa minuto. Oo. Ultimo seconds. Talagang binibilang mo. Tapos, siguro before ako mag 1 year, ayun, napapakabitan na ng internet yung mga plat. Ang problema mo naman, mahal ang laptop. Mm. Hindi pa uso yung mga cellphone. Smartphone na yan. Ala pa? Nung dumating kami dito. Keypad. Oh, di, puro di keypad to. Masashare pa nga yung cellphone ko sa amo ko nung araw eh. Kaya hindi sila ganun kaano. Pero ang bilis nilang mga bilis. Tapos, na-adapt na nila yung... yung makeup plot kaming nakabili ng laptop. Manghihiram makikisuli pa na sila. Pwede bang makichat para lang makasipintin ng tawag. Mm. Tapos atin na ng uso, desktop. Mm, desktop pa. Laptop. Meron na rin, pero quite expensive pa ang laptop na. Kaya desktop ang pabibili mo sa pamilya mo para makausap mo sila. O sa madalit sabi, parang nagkaroon lang ako ng smartphone. Eh. 2008 ako nandito, siguro mga 2012. Mm. Kasi si Amy, yung isa kong friend na... Friend, eh, kung ganyan, bumili ka na eka ng iPhone. Kahit nasaan ka, pwede ka na makipag-chat. Eh, ginto pa iPhone noon. Ginto pa noon. Kasi nga, $1,000 ang halaga ng iPhone noon. Eh, isang... Makabili ka na ngayon kung may mga surplus. Eh, 30,000 ang... surplus. Ano noon? Napaka, sabi ko nga sa inyo na para bang napakahalaga ng pera sa amin ng panahon. Makabili nga kami ng bag na tigto 250 nung araw.